Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak, hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon tutungo ako sa mga Hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang Salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, "Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli?" Sabi pa niya'y, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish Moonwalk, Parañaque City. Halina po, pagsaluhan at pagnilaya natin ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay May 26. At ngayon ating ginugunita si San Felipe Neri o si Saint Philip Neri.
Siya po ay isang pari na taga lungsod ng Roma sa Italia. Si Filippo o Philip Neri ay hindi pangkaraniwang pare. Well, kilala siya dahil siya ay magaling mag-preach ng Word of God. Magaling daw siya mag-homily, magaling siya magbigay ng mga retreat at recollection. At maraming mga tao, particularly mga kabataan, na humahanga at talagang nakikinig sa kanyang pangangaral. Pero may kakaibang karakteristik si Philip Neri. Bakit? May galak lagi sa puso si San Philip Neri. Parang yung mga tao sa paligid niya, minsan nawiwirduhan sa kanya. Bakit sa kabila ng pagiging seryoso ng kanyang bukasyon bilang pare, sa kabila ng kabigatan ng kanyang mga responsibilidad bilang pare, eh lagi siyang hindi lang may ngiti sa kanyang mga labi, kundi nakakahanap siya ng bagay sa araw-araw para maging masaya naman. Minsan nga eh, natatawa na lang siya sa sarili niya dahil minsan sa kabila ng mga kabalintunaan ng buhay, nakakakita siya ng dahilan para magpasalamat sa Diyos at makahanap ng magbibigay saya hindi lamang sa kanya kundi pati mga tao sa paligid niya. In fact, mas maraming mga taong lumalapit kay San Philip Neri upang humingi ng kanyang payo. At minsan yung mga payo niya kakaiba. Minsan, pag sinunod ng mga tao yung mga payo niya, eh minsan ay napapahiya sila kasi feeling nila para silang na-prank, para silang gina-joke. Pero eventually, yung joke na yon, yung biro na yon, meron palang leksyon o lesson na nais ituro sa kanilang puso upang magdala ito sa kanilang pagbabago, upang maging mas mabuting Kristiyano pa sila sa tulong ng turo at halimbawa ni San Philip Neri. Alam niyo po, sa gospel natin ngayon, sinasabi ni Jesus na kapag siya ay pumasok sa puso ng bawat tao, magkakaroon ng taong ito ng tunay at kakaibang ligaya. Nakita yon ni St. Philip Neri sa kanyang buhay at sana rin tayo, hindi lang natin maranasan yung ligaya na nagmumula sa pagmamahal ng Diyos, hindi lang natin maranasan yung ligaya kapag natanto natin sobrang love na love tayo ni Lord. Tayo rin nawa ay maging sanhi o cause ng kaligayahan, ng saya ng mga tao sa paligid natin. Madalas kasi kapag nagkikita-kita tayo, may dahilan na naiilang tayo sa isa't isa. Sasabihin nila, ah, pag dumarating tong taong to, ang init lagi ng ulo. Ah, pag dumarating tong taong to, parang lagi naghahanap ng away, naghahanap ng debate o diskusyon. What if for a change, let us be the cause of joy for others? Kung si San Philip Neri ay naging sanhi ng tuwa sa mga tao sa Roma, sana tayo rin maging sanhi ng tuwa, sanhi ng ipagpapasalamat ng kapwa natin sa mga biyayang natanggap nila sa Diyos sa pamamagitan natin. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin yung mga tao na naging cause of our joy. Mga tao na kapag kasama natin, nakakausap natin sila, nawawala o naiibsan yung ating lungkot, gumagaan yung ating pakiramdam, nai-inspire tayo. At dahil doon, nagkakaroon ng tunay at tanging ligaya sa ating buhay, sa ating pakikilakbay, sa Diyos at sa kapwa-tao. Panginoong Jesus, dumating ka rito sa mundong ito para bigyan kami ng tunay na ligaya. Salamat po sa mga tao na nagiging instrumento ng iyong pagpapala, ng iyong biyaya, ng iyong ligaya para sa amin. Sana po katulad ni San Philip Neri, magbigay kami ng saya at ligaya sa aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ng aming salita at gawa, gumaang sana ang kanilang mga nagpapabigat sa buhay nila, mawala sana ang kanilang takot, maibsan ang kanilang lungkot, at higit sa lahat, maranasan nila ang sobra-sobrang pagmamahal ng Diyos, ang sobra-sobrang mong paggabay para sa kanila sa buhay nila dito sa mundo. Upang dumating ang araw, kasama mo at ang lahat ng mga banal at mga anghel, masilayan ka namin at matagpuan namin ang ligaya na talagang tumatagal, hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. Amen.
At yan po ang ating pagdinilay ngayon na May 26, Memorial ni San Felipe Neri. Shout out po sa parokya ni San Felipe Neri sa lungsod ng Mandaluyong. Kay Father Mon Merino at kay Father Hans Magdurulang, nakasama natin dito sa TV Maria. At sa lahat ng mga pare, laiko at mga parishioners ng San Felipe Neri sa Mandaluyong. Sana po punong-puno kayo ng ligaya ngayon at maging instrumento rin kayo ng ligaya na nagmumula sa ating Panginoon. Please like and follow us on our social media platforms sa TV Maria Philippines. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese of Parañaque. Baunin niyo po ang pagpapala ng Diyos at ang saya galing kay Lord para sa iyo ngayon.